Hello everyone, welcome or welcome back here on my channel. This is me once again, Teacher Jinjin, your virtual teacher here on YouTube. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Kung hindi mo pa napapanood yung discussion about evaluating functions, i-click mo na lang dito sa taas or hanapin mo na lang sa playlist natin. Okay? Again, kapag nag-evaluate tayo ng functions, magsasubstitute lang tayo. Okay? Sa mga grade 10 na nanonood dati sa channel na ito, welcome back. At sa mga baguhan, please subscribe na kayo para mag-guide kayo sa inyong mga learning activities. Okay? So, dito sa independent practice 1, evaluate the following functions by filling up the missing parts of the solution. Reminder, kagaya ng dati, iniibahan ko yung mga given upang sa ganun ay subukan ninyong isolve. At pwede ninyong i-pause and play para maintindihan ninyong mabuti. So, dito sa number 1, f of x equals 3x minus 4, find f of 2. So, simple lang naman to, papalitan lang natin ng 2 yung x. And that is 3. Tapos, kung ano yung given dito, yun yung ipapalit dito. Minus 4. Then, simplify, 3 times 2 equals 6 minus 4. And 6 minus 4 equals positive 2. Okay, so diba madali lang siya. Next, number 2, we have g of x equals 3 times the absolute value of 2x, find g of x. So, dito naman, ang ipapalit natin sa value ng x ay positive 6. So, g of x is equal to 3 times the absolute value of 2 times ang g of x natin is 6. So, ganyan. And then, 2 times 6 equals 12. Ano ba ang absolute value ng 12? That is positive 12 pa rin. So, 3 times 12 is equal to positive 36. Okay? Next, number 3, k of a is equal to absolute value of a minus 3. Find k of negative 9. Palitan natin ng negative 9 yung value ng a. So, that is k of negative 9 equals negative 9 minus 3. Ano ang absolute value ng negative 9? Magiging positive 9. Kasi lahat ng negative, ang absolute value niya is positive. So, 9 minus 3 is equal to positive 6. Number 4, we have P of A is equal to negative 4A minus 3. Find P of 2A. So, dito naman, papalitan natin yung value ng A ng 2A. And that is negative 4 times 2A minus 3. Simplify. Negative 4 times 2a is equal to negative 8a and minus 3. Since magkaiba sila, ito ay may variable, ito naman ay whole number, hindi natin pwedeng i-combine, okay? Or kung gusto nyo namang gawing positive, pwede namang i-multiply nyo sa negative 1. Magiging positive 8a and negative 3 times negative 1 equals positive 3. So, pwedeng ganito pag nakasimplified form siya. Then, number 5, we have g of t equals t squared minus 3. Find g of negative 2. So, ang function natin is negative 2. Substitute. So, negative 2 squared minus 3. Negative 2 times negative 2 equals positive 4. And 4 minus 3 equals positive 1. Okay? So, diba, ang dali lang ng independent practice number 1. Now, let's proceed naman dito sa independent assessment number 1. Instruction dito, evaluate the following functions. Write your answer and complete solution on separate paper. So, ang given natin dito sa number 1, w of n equals n minus 1. Find the value of the function if n equals negative 2. So, ganun din lang, papalitan lang natin yung n ng negative 2. So, that is w of negative 2 equals negative 2 minus 1. Negative 2 minus 1, ano ulit yung rule natin kapag magkaparehong sign? Add and then copy the sign. So, 2 plus 1 equals 3.
then copy the sign that is negative. Okay, so dapat kabisado ninyo yung mga operations on integers. Kasi grade 11 na kayo, dapat kabisado nyo na yan. So, W of negative 2 equals negative 3. Number 2, given f of x equals the greatest integer of x minus 4, find f of 9.3. So, ano nga ba ito? Diba yung kanina absolute value yon? Ito naman dalawang line. Ang tawag dito ay greatest integer function. Ano nga ba ito? The greatest integer less than or equal to a number x is represented as ganito. Pwede rin ganito yung symbol niya or pwede rin ganyan. We will round off the given number to the nearest that is less than or equal to the number itself. So, ang gagawin natin, mag-round off tayo. Pero, round down. Kung maalala ninyo, noong grade 10 kayo yung quartiles, di ba? Kahit greater than 5 yung kanyang decimal point, mag-round down pa rin. Parang ganun siya. Pero, huwag nyo nang alalahanin yun kasi noong grade 10 pa kayo yun. And, so, ano ang greatest integer ng 9.3? That is 9. Kasi mag-round off tayo. So, substitute the value that is equal to f of 9.3 equals 9 minus 4 and 9 minus 4 equals positive 5. Number 3, we have evaluate the function w of x equals the absolute value of negative 2x plus 3 if x equals negative 2. Again, palitan natin ng negative 2 yung x, so that is absolute value of negative 2 times negative 2 plus 3. Simplify, negative 2 times negative 2 equals positive 4 plus 3. So, simplify muna natin, saka natin kunin yung kanyang absolute value. So, 4 plus 3 equals 7 and the absolute value of 7 equals positive 7. Number 4, f of x equals negative x minus 2, find a squared. Substitute the value, so that is f of a squared is equal to negative, ang x natin is a squared minus 2. Then, simplify, that is negative a squared minus 2. So, pwede nang ito yung final answer or pwede namang i-multiply sa negative 1 para maging simplified form siya at magiging a squared plus 2. Lastly, we have f of x equals 4x minus 5. Find f of 2x plus 3. So, paano na nga ba ito kung merong mga 2 terms? Ipapalit natin ito dito sa x. 4 times 2x plus 3 minus 5. And then, anong gagawin dito? Gamitin natin yung distributive method. So, i-distribute natin yung 4 dito sa loob ng parenthesis. 4 times 2x equals positive 8x. 4 times positive 3 equals positive 12. Then, kopyahin yung minus 5. Simplify, combine like terms, 12 minus 5 equals positive 7. So, the final answer is 8x plus 7. Okay, so tapos na ninyo yung independent assessment number 1. So, ganun lang siya kadali. Punta tayo dito sa independent practice, true or solve. Analyze the following functions by evaluating its value. Write true of the indicated answer and solution is correct. If not, rewrite the solution to arrive with the correct answer on the space provided. So, ang gagawin lang natin dito, true or solve. Kung mali, isolve natin. Kung tama, true. Okay? So, evaluate f of t equals 2t minus 3. If f of t equals t squared. So, that is f of t squared equals 2 times ang t natin is t squared minus 3. So, tama yan. And then, ang next na gagawin, multiply. 2 times t squared is equal to 2t squared minus 3. So, tama, ibig sabihin, this is true. Number 2, we have given the function g of x equals the square root of 5x minus 13, find g of 9. Tingnan natin. So, palitan natin ng 9 yung x. So, the square root of 5 times 9 minus 13. Tama yan. Then, next, 5 times 9 equals 45 minus 13. So, this is correct.
Then, 45 minus 13 equals 32. That is correct. Then, ang final answer niya is 16 is square root of 2. So, tama ba to? 16 is square root of 2. So, mali siya. So, ano ba ang tamang sagot? Ang square root of 32 ay, ang katumbas niya is 16 times 2, diba? And then, kapag kinukuha natin yung square root ng non-perfect square, ilalabas natin yung square root ng 16, magiging positive 4. At ang matitira sa loob ay positive 2. So, dapat ito ay 4 square root of 2. Number 3, given the function f of x equals 5x minus 7 over 3x minus 2, find the value of the function if x equals negative 4. So, palitan natin ng negative 4 yung x. That is 5 times negative 4 minus 7. Tama. 3 times negative 4 minus 2. So, this is correct. Next, simplify. 5 times negative 4 equals negative 20. Tama yan. Minus 7. And then, 3 times negative 4 equals negative 12 minus 2. So, this is also correct. Next, negative 20 minus 7 equals negative 27 over negative 12 minus 2 equals negative 14. Tapos, ang sagot dito is negative 27 over 14. Tama yung mga nakuhang answer pero mali yung sign. Ano ba dapat ang tamang sagot? So, diba dito, negative 20 minus 7 is equal to negative 27. And then, negative 12 minus 2 equals negative 14. Simplify, negative divided by negative magiging positive. So, dapat positive 27 over 14 dapat yan. Okay, so tingnan nyo na lang kung ano yung nandyan sa module ninyo. Tingnan ninyo yung sign niya. Next, number 4, evaluate the function f of x equals a squared minus 3a plus 5 at f of 3a minus 1. So, tingnan natin bawat isa. So, ang a natin is 3a minus 1 squared. So, tama naman. Minus 3. Tapos, kinopya niya yan. Minus 3a plus 5. So, dito pa lang sa una ay mali na. Ibig sabihin, magkukulang na yung answer dito sa final answer niya. So, ano ba ang tamang sagot? So, i-substitute natin dapat yung 3a minus 1 dito. So, magiging ganito siya dapat. Minus 3 times 3a minus 1 plus 5. And then, simplify. Ano ang product ng 3a minus 1? Pwede ninyong gamitin yung FOIL method. So, 3a minus 1 times 3a minus 1. So, check natin kung tama yung nakuha niyang sagot. Ang f natin, first, so 3a times 3a equals 9a squared. So, tama yon. And then, outer naman, 3a times negative 1 equals negative 3a. Then, inner, negative 1 times positive 3a equals negative 3a. Then, last term, negative 1 times negative 1 equals positive 1. Combine like terms, negative 3a minus 3a equals negative 6a plus 1. Tapos dito kanina, 9a squared. So, ito yung product niya. I-distribute natin ito, negative 3a times 3a equals negative 9a. So, tama to. Then, negative 3 times negative 1 equals positive 3, correct din, plus 5. Combine like terms, ano yung mga i-combine natin? Yung magkakapareho ng variables. So, that is 9a squared kasi wala naman siyang kasama. Then, pagsamahin natin yung may variable na a, negative 6a minus 9a equals negative 15a. And then, positive 1 plus 3 equals 4 plus 5 equals 9. So, ganito dapat yung magiging final answer. Okay? Next, number 5, g of x equals 3 raised to x if x equals 4 over 3. So, ito na naman si exponent na ayaw natin.
So, that is g of 4 over 3 equals 3 raised to ang x natin, 4 over 3. Maalala nyo pa ba kung paano mag-transform ng may fraction na exponent? Ang mangyayari dyan, yung denominator, yun yung magiging index ng radical expression. So, tama naman yung denominator, naging index niya. Tapos, mag-i-stay yung base, that is 3. So, tama yung 3 na iwan dito. Then, dapat yung numerator magiging exponent ng base. So, tama yung pagka-convert niya. Simplify, 3 times 3 equals 9. Times 3 equals 27. Times 3 equals 81. So, tama ito. And then, ano naman ang cube root ng 81? Since hindi siya perfect cube, pwede nating i-express as 27 times 3. Kasi 27 times 3 equals 81. And yung 27 ay perfect cube na. Ano ang cube root ng 27? Positive 3. Kaya nilabas niya yung 3. Ang natira sa loob ay cube root of 3. So, tama yung final answer niya. Ibig sabihin, this is true. Okay? So, sana nakatulong ito sa pagsagot ninyo sa mga modules ninyo. At kung nakatulong ito sa inyo, please like at mag-comment na rin kayo sa baba. And abangan ninyo yung susunod na independent assessment number 2 sa susunod na video. Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!